Hello, magandang araw mga ka-Facebook dito sa aming page at official Facebook. Sa aming official group, magandang araw din po. At sa lahat ng mga followers namin at subscribers sa mga sumusubaybay sa aming update patungkol sa passport appointment, international travel at domestic. Ganun din sa mga tour accommodation sa international at sa lahat ng mga available hotel accommodation para sa Taiwan at sa mga group tour sa buong Taiwan at sa lahat ng mga individual OFW na gustong papuntahin ang kanilang mga magulang sa Taiwan. O, ito po yung latest update para sa passport acceptable ID. Sa ngayon, ito po yung kinakailangan tulad ng nakikita nyo sa screen. Unang-una, number one po ang Social Security System o SSS. And then, GSI is UMID card o yung SSS din po ito. Ang LTO o driver's license, yung student permit po ay tinatanggap din ng DFA kung ito ay naka-card format. Pero sa ngayon, nasa papel yata itong student permit, ano? Then yung PRC kung kayo ay Professional Regulatory Commission ID, yan, valid na valid po yan. At kasunod nito ang Philippine Identification ID o yung mas kilala bilang National ID. So, kukunti pa lang sa ngayon ang nakakakuha nito o nakakatanggap at karamihan ay nasa proseso pa lamang. O yung OAE cards para po ito sa mga OFW, siguradong kung nag-apply kayo ng OAE card, makakatanggap po kayo nito. No? So, sa wala, apply na po kayo kung kayo ay isang OFW, Overseas Worker Welfare Administration. Then, yung sa Kumilik Voters ID, tinatanggap po siya at yung voters certificate na ini-issue ng Kumilik, no? Sa mga wala pong voters ID, nag-i-issue ang Kumilik ng voter certification. Kaya lamang po, kung ang gagamitin nyo ay voter certificate para sa pag-proseso ng pasaporte, kayo ay kinakailangan kumuha ng NBI o police clearance at ilalakip ito sa inyong voter certificate at for further verification pa po ito, no? Then, Philippine National Police permit to carry firearms outside the resident. Yan. Tinatanggap din po yan. Itong senior citizen ID, tinatanggap din po ito. So, para sa mga senior, good news po ito dahil ang inyong senior citizen ID ay tinatanggap na valid ID kung kayo ay kukuha ng pasaporte. Yung airman license, tinatanggap po yan. Inisyo simula ng August 2016 onward hanggang sa kasalukuyan. Pero yung 2015 pababa ay hindi po tinatanggap. Seafarers Record Book o SRB na inisyo ng 2020 hanggang sa kasalukuyan, no? Na inisyo ng Maritime Industry Authority o Marina. And then, valid or latest passport, ito po ay para sa renewal, no? Hindi nyo na kailangan magdala ng ibang valid ID. Ito pong latest passport na expired na i-renew ninyo, ito na po ay valid ID, no? Hindi wala na pong maraming kailangan pa kung kayo ay magre-renew. Hindi katulad dati, nakukuha kayo ng PSA birth certificate, valid ID. So, yun lang po ang kailangan. At saka, appointment, no? Para po sa mga minor o yung 5 years old, 6 years old, 7 years old na nag-aaral na, kumuha po kayo ng school ID o yung certificate of enrollment na may picture ng bata at dry seal ng school. Kailangan po yan, no? Para yan sa mga minor. So, kung kayo naman po ay nasa overseas, nakalagay kasi dito, for applicant based overseas, they may use their host
government issues ID showing their Philippine citizenship o yung resident card, no? Original and photocopy of ID and supporting document are required to be presented upon application. The department may require additional supporting document as may be necessary. Yan po, nakalagay. Important reminders, no? Sa lahat po ng aking sinabi na mga valid ID, ito po ay dadalahin ninyo kasama ang photocopy. Halimbawa, ang inyong ID na dinala para sa pagkuha ng pasaporte ay SSS, ipapotocopy nyo po yan ng isa. So, kailangan makita dun sa DFA counter na daladala ninyo ang original at saka photocopy, no? So, ayan po. Malinaw po tayo, ha? Marami po kasi ang hindi nakakaalam, lalo na sa mga first-timer. So, ito po, malinaw po yan. Ito po ang latest update na mga acceptable ID. Ang PhilHealth, hindi po tinatanggap. Ang TIN ID o yung sa BIR ay hindi rin po tinatanggap, no? So, kung kayo ay mga wala talagang ID na sa aking mga sinabi, pinakamabilis pong makuha sa ngayon ay ang postal ID, no? So, ayan, yung postal ID. Pang ilan ba yung postal ID rito? Philippine Postal ID. Check natin. Nandito ka pa ba? Ayan. Initial ng 2016 onward. Ayan, Philippine Postal ID. So, yan po. Naka-plastic na po kasi ito. Parang kasing tulad siya ng driver's license. So, ayan. Sa Manila po, sa NCR, one day lang nakukuha na ang postal ID. So, mabilis kayong makakakuha. Pero kung kayo po ay nasa regional, eh medyo matagal po. Aabutin tayo ng one month. So, ayan po. Ang acceptable ID. Sana po ay nakatulong at magandang araw po sa inyong lahat. Para sa mga inquiry, tumawag lamang po sa 0961-430-4602. Ulitin ko po, 0961-430-4602. At sa 0909-9966-743. 0909-9966-743. Smart po lahat yan, no? Ayun lamang po at magandang araw sa inyong lahat.